Are we blessed? Amen. God is good. All the time. And all the time. Yes. This is the day that the Lord has made. Amen. We will rejoice and be glad in it. Amen. Can you please give a clap of offering of our Lord Jesus Christ, the creator of heaven and earth. Amen. And I would like to welcome you, all brothers and sisters in Christ, especially to those of the newcomers here, new visitors. Amen. We are here in JCKC, the acronym of JCKC, Jesus Christ, Kingdom Come, More Than Conqueror. As it says of our Elder Eric, we are more than conqueror. It says in Romans chapter 8, verse 37, no, in all these things we are more than conqueror through Him who loves us. He loves us too much, even we are sinners. Amen. And we are here. We believe the Father, the Son, and the Holy Spirit. It's a full gospel church, Bible-based. And we are not promoting any denomination, religion, and secta. What we are promoting here, the name above all the name Jesus Christ, our Lord and Savior. It says in John 14:6, I am the way, the truth, and the life, and no one who comes to the Father except through Him. Amen. And now let's proceed. Brother Mike, or Sister Maureen, can you please flash the screen, the program, worship program for Friday service. Amen. And also, we have also a Bible study every day, and we have also a discipleship training. If you want, if you are interested to closely or to seek God, okay, there is so many beautiful faces and handsome faces there at the back, the usher and the team. Amen. And amen. So let's proceed now to the testimony. It says in 1 Chronicles chapter 16, verse 8, give thanks to the Lord, proclaim His name, make known among the nation what He has done. Good things, bad things, we need to give thanks to the Lord. Amen. Because in the early morning when we wake up, should we give thanks to the Lord. Amen. So the pulpit is open. Amen, brother. Amen. Ayun lang muna po. Bless morning, church. And especially to our Lord. Pwede po natin bati ng Panginoon na good morning. Good morning, Lord! Good to be good to you nung puto, no? Like, nung kami-dabi-dabi po. Gusto ko lang pong pasalamat sa Panginoon dahil napakabuti talaga ng Panginoon. Hindi natin masukat yung kabutihan niya talaga. Instant pagpapala ko, like yesterday lang, no, na wala naman akong in-expect na gano'n na kapayal ang Panginoon na talaga sa akin. Pag nakikita niya talaga na nagpapatuloy tayo sa Kanya at sinusunod natin yung mga salita niya, although minsan hindi naman lahat, pero yung nagpupumili tayo ng susumikap para sa kabutihan ng Panginoon at sa Kanyang glory. Ano talaga yung habag niya sa atin, no? Gusto ko lang po ipagpasalamat sa Panginoon, like kahapon po kasi marami akong na-receive na text sa anak ko, like, kasi sabi niya, tatay, malaki na yung kasal ko sa June 16 na. So, marami na, di ba? Wala na yata isang buwan. Eh, yung sitwasyon ko ngayon po kasi wala akong trabaho, so magpapakasal ako ng anak, di ba? Parang bigat naman. As a being father, kahit na although nakakatulong-tulong kami magkakapatid at saka iba pang mga relatives, bilang isang magulang, kinakailangan pa rin po yung suporta natin sa anak. Lalo na sa ganung part ng buhay niya, sa pagpapakasal, di ba? Eh sabi ko nga, anak, wala pa akong trabaho eh, hindi ako nabibisahan pa. Tapos nag-fasting ako, sabi ko yung bunga ng prayer and fasting pala, talagang totoo for the first time in my life, no? 43 years old na ako. Isang beses pa lang ako nag-fasting, niluhod ko sa Panginoon yung mga pangailangan ko. At the same time, nag-pray ako nang nag-pray, lumuhod, nag-pray, nagbasa ng Bible. So sinubukan ko kung ano yung magagawa ng prayer and fasting kasi mostly marami nagsasabi, maganda lang yun. So sinubukan ko rin, tinis ko talaga yung 6 to 6 na walang tubig, kahit ano, yung natutuyo na yung laway ko, wala akong magawa. Sabi ko, Lord, kailangan ano, gabayan mo ako sa ano, kasi may hinihingi ako sa Kanya.
kasi nga magpapakasal ako lang kasi wala akong trabaho. Lagang sinurrender ko sa Panginoon yung ano, yung pangangailangan ko, no? Tapos yesterday, meron akong kaibigan na napapunta doon sa kwarto, doon nagbigay kami ng sharing sa isa't isa. Ano, napakabuti ng Panginoon, talaga may ginagamit siya sa ano, sa atin, sa bawat sa atin. Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo talaga dahil pumunta siya doon sa kwarto, ha? Doon, ya. Pagkakaroon kami ng konting ano, kwento, ha? Tapos na-share ko sa kanya about yung life ko na pinagdaanan ko way back, no, sa mga dinanong kong buhay. Tapos yun nga, na-share ko sa kanya, sabi ko, Brad, kailangan ko akong mag-ano, maghanap ng pera dahil magpapakasal ka ako na baka kung may kilala ka na pwede mapagsanglaan ng passport, di ba? Mostly, marami din dito niya sa atin eh, sa Dubai. Pag wala ka na talaga, sasanglaan yung passport, di ba? Meron lang. Pero alam mo yung kaputihan ng Panginoon, bago kami naghiwalay ng kwentuhan, yung nabagabag talaga siya sa akin, o siya talaga yung dinala ng Panginoon para sa akin. Alam mo sabi niya sa akin, Brad, huwag mo nang ibigay yung isang live passport mo. Ako di bahala, tutulungan kita. Praise the Lord, di ba? No? Pagkakit ng Panginoon sa buhay, kapatid na yung tao na yun, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Napayaw ko kahapon, sabi ko nga, pinapalo ako ng tatay ko simula nung maliit. Hindi ako umiiyak, tinitigas ako talaga pag pumapalo. Kasi hindi ako iyakin eh. Pero kahapon talaga, bumagsak yung luha ko na hindi ko naramdaman dahil sa kanabagan na rin ng Panginoon tsaka yung tos puso kong pasasalamat. Ganun ko kung yung Panginoon talaga sa buhay natin. Kaya kapatid na yung napakabayad ng Panginoon. Kaya kung tayo masasabi sa kanya, kundi glory to God lang talaga. Salamat sa Panginoon. Salamat sa po ang kapatid na pagpapalay sa kanya. Punong-puno sila isang bat, punong-puno sila armado. May
makakalig sila. At saka, tama-tama na yung Christian, nagbabayad sa kapatid ko. Bigla siyang hinabot ng isang mga araw. Hinabot siya. At saka, tinuto pa siya ng bayad. Di tama-tama na nagtitigay ng isang yung kapatid ko ng Christian na pagdating ka nila. Hindi na yung kamay ng kapatid ko na parang humihingi siya ng tulo. Hindi ang kapatid ko kapatid ko sa may poste ng tindahan. Nakapigla siyang kapatid ko. Tapos, lumakbo siya sa loob. Lumakbo din yung kinahan yung mga bata sa pagkukuan. Eh yung tao pala na hinuhog na ano nila, nakapiglas din. Doon din siya pumasok sa bahay ng kapatid ko sa tindahan. At saka yun ay nabos sa mga armado. Pinarin yung tao. Inaratin yung mga kapatid ko at sa mga pamangkin ko. Sigaw sila ng sigaw ng tulong-tulong. Tapos, ay yung tao naman, pagdalas na doon sa kapilang bahay, pumasok doon sa bahay ng isang malaking bahay. Eh nagtutong ng tatay ko, tutuyan siya. Gabi na kasi yung tutuyan siya, tutuyan niya yung apo niya. Nakita niya na pumasok yung tao sa bahay namin doon kung anak. Saka yung mga anak niya sa kabilang bahay, nagsisigaw ng tulong. Lumabas ngayon ang tatay ko. Paglabas niya, may balong din siya yung shotgun. Mayroon din siya. Dinala niya yun, lumabas siya. Nung paglabas niya, doon siya ni Katran. Tama siya sa hindi. On the spot na wala na doon ang tatay. Matay pa talaga ang tatay ko. Tapos yun na, yun ang ano doon, kasi nakagati siya, nakagalunod siya. Ano ng mga pulis, wala daw ano, wala daw ibigin siya kasi wala silang nakulot na bala o pare lang nakuha nila. Eh, yung time na yun, nung nag-investiga na yung mga pulis, nakuha na ang bala, nakuha na ng mga kalbida ng tatay ko, ng mga kasama sa school. Tapos, yun na, yung ano na yun, siguro may natamaan din sa site sa kabila kasi malapit lang yung kabila nila eh. At saka, hindi nata na kami, yung mga kapatid ko nag-alisa na doon. Nag-alisa na sa bahay, doon na sila sa pagkansa namin. Nung umalis na sila, nung pinabukasan, umalis sila doon, sinabihan sila ng mga kapatid ng ano doon na. Yung umaga na yun, may bumalik doon sa bahay namin, dalawang van at saka tatlong na motorsiklo, wala daw mga plate number. Ang ibig sabihin, siguro, naangkan sila, natamaan sila kasi may nakakita na yung isa yung binalik. Sinabi niya na may ano daw, may tama daw. Pagputok na parin ng tatay namin, may dalawa daw na nagbabot sa loob ng bato daw. Kaya natakot kami na baka bumalik sila. Yun na nga, bumalik na sila. And sa thank you Lord, kasi nung time na din yun, dahil wala kaming pera, naialis namin lahat doon ng mga kapatid ko. Tapos, nung time din na yun, na-accept namin sila sa Mindanao. Kasi yun na nga, after 3 days, binalikan pa rin nila yung bahay namin. Lahat ng gamit doon pinagbubuhos nila. At saka, papasalamat ako kay God dahil ang sobrang kaba namin, na kahit nung namatay tatay ko, walang nakasilip sa kanya. Iniwan na lang doon sa morgue at sa coroner, tapos nila na ang nagpalibig dahil wala nang mga anak niya doon. Lahat na kami, lahat ng kapatid ko pinaalis na, wala kahit nakasilip sa kanya. Tapos, nung hindi na ako makatulog, ilang araw na, simula nung namatay tatay ko, hindi na ako makatulog. Lahat kami, bagsak kami, magkakapatid na siya kami. At saka, grabe ang nervyos namin. Umiinom ako para lang ako makatulog. Umiinom ako ng bed. Tapos, yan na, yung hindi ko maano. Ang naisipan ko si Marimro. Tapos, naisipan ko si Marimro, nagpapray ako kay Brother Eric. Yun na, nung Monday, nung nagpapayahan na ako, tulog ko nun, parang sinasaksak yung puso ko pagkatapos ng praying natin dahil. Parang sinasaksak yung puso ko mga 3 o'clock. Yun na, parang sabi ko, ano ba ito nangyari? Para sakit-sakit sa araw ko. Parang tulong ako kalahati, kasing kalahati. Tapos naramdaman ko na ang init-init na grabe. Parang sinasaksak yung puso ko. Parang sumigaw na mainit. Sabi ko, thank you Lord, magpumasa ako ng Bible. Tapos yun na, nung nagpasa ako ng Bible, hanggang ngayon na